Hello? 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 Naririnig po ba ako? Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kung naririnig po ako, pasabi naman po kung okay po yung sound. Ayan. Thank you, Sister Michelle. Ayan. Thank you po, Brother Janelle. Good afternoon po sa lahat. Sa mga kapatiran natin na online po ngayon, good afternoon po. Batiin lang po natin mga kapatiran po natin. Good afternoon, Sister Michelle. Good afternoon po, Pastor Chito. Good afternoon po, Brother Rene. Good afternoon po. Good afternoon, Sister Ellie Jane. Good afternoon, Brother Narvin. Medyo nawawala po yung mga... Good afternoon po, Sister Beth, Sister Emily. Good afternoon po kay Brother John Mark, kay Sister Claudette, and Brother Bricks. Good afternoon, Sister Genesis. Good afternoon po, Sister Kleng. Kay Sister Pas po, good afternoon po. Kay Brother Janelle, ayun. Ayan. Good afternoon po kay Sister Mary Rose. Kay Sister Maria po. Maria Fe. Good afternoon po. Ayan po. So, tayo po ay magsisimula na sa gawain natin sa hapon na ito. At salamat sa Panginoon. At ako po ay muli ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-insahe sa hapon po na ito. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa hapon na ito ay ang chapter 37, awit 37 o ang buong awit 30, chapter 37. Ang awit 37 po ay hinati ko sa tatlo, A, B, and C. Hinati ko po ang chapter 37 sa tatlo. Ang chapter 37 po ay tinatawag na Wisdom over Worry. Ang awit na ito ay simpleng pinamagatan ni Haring David. Sa awit na ito ay simpleng pinamagatang isang awit ni Haring David. Sinasabi po sa awit, pangungunahan ko na po sa awit chapter 37 verse 25 na sinasabi mula pagkabata ni Haring David ay wala siyang nabalitaan na sa tanang buhay niya wala siyang nabalitaan na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya. Sa buong buhay ni Haring David, binigyan siya ng Panginoon ng karunungan or wisdom na wisdom in the pattern of a song. This wisdom, palms, directed not to God, but to man, teaching after the manner of the book of Proverbs. Sinabi ko nga po kanina na ang awit chapter 37 ay hinati ko sa tatlo. Sisimulan po natin sa A. Pinamagatan po siyang Counsel for the Afflicted People of God. Simulan po natin sa Chapter 37, verse 1 to 2.
Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Pero bago nga po yun, hinihiling ko muna po tayo ay yumukot manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa magandang hapon na ito na ipinagkaloob niyo, Panginoon, upang kami ay muli makapag-aral, Panginoon. Hindi man kami pisikal na magkakasama, Panginoon, kami pa rin po'y nagpapasalamat dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makapag-aral, kahit virtual man ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pag-iingat at patuloy na pagpapala na inyong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo nga po kami, Panginoon, sa mga pagkakasala na aming nagagawa, Panginoon. Panginoon, hinihiling rin po namin, Panginoon, na gabayan niyo nga po, Panginoon, ang mga kapatiran na hindi po namin kapiling sa mga oras na ito, Panginoon. Kung sila man po, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman, alam po namin, Panginoon, na ikaw ang makapagpapagaling sa kanila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang inyong makapangyarihan kami, Panginoon, ang may kakayahang magpagaling sa kanila, Panginoon. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Ito po ang aming sinasamo at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yun nga po, pagpatuloy po natin. Na sabi ko nga po, ang chapter 37 ay hinati ko sa tatlo. Simulan po natin sa A, Counsel for the Afflicted People of God. Sa chapter 37 verse 1 to 2, ito po ang sinasabi. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Sabi, chapter 37, verse 1 to 2, do not worry about the ungodly. Sabi po, do not fret of evildoers. Siguro naman po, common na sa atin yung, siguro sa ating mabubuti, common na sa atin yung maingit, magalit. Siguro common na po yun sa tao na may ganong pag-uugali. Bilang tao, hindi naman siguro natin may iwasan yung magalit, maingit. Kung kilala nyo po si Asap, si Asap ay nabagabag sa kanyang problema. Mababasa po natin yun sa Awit 73, kung di po ako nagkakamali, na sinasabi, bakit ang masama ay nakakaranas ng kaunlaran o kasaganahan? Hindi naman po may iwasan ng ibang tao na mainggit sa iba dahil sa nararanasan nilang kasaganahan or sa mga taong matuwid, hindi siguro may iwasan ng taong matuwid na tumingin sa ibang tao, lalo na dun sa mga taong hindi naman kaaya-aya yung ginagawa sa paningin ng ating Panginoon. Siguro may galit dun na bakit papaisip tayo na bakit sila nakakaranas ng kasaganaan kahit alam naman ng iba na hindi mabuti o hindi matuwid yung ginagawa nila. Siguro sa ating mga tao may ganung pag-iisip. Pero alam ba natin kung saan iyon nakukuha? May mga tao na nakaangat sa buhay dahil sa maling paraan, maling gawain. Sa verse 2, sinasabi, katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila.
Pareho lang po yung binigay na sagot. Pareho lang po yung binigay na sagot ni Haring David kay Asap sa awit 73 na lahat ng kaunlaran o kasaganahan na nararanasan ng masasama ay pansamantala lamang. Like ang damo ay green sa isang panahon. Ganon din ang halaman. Ngunit sa bandang huli, pareho silang mabilis malanta. Ganon in example na yung nararanasan ng masasama ay ano, ganon din kabilis mawala. Kung gaano kabilis malanta ang damo, halaman, ganon din kabilis mawala ang pagpapala na nakukuha ng mga masasama na nararanasan nila. Pagpatuloy po natin sa verse 3 to 4, ganito po ang sinasabi. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Put your trust and delight in the Lord. Sabi, trust in the Lord and do good. Sa halip na mag-alala o maingit, sinabi ni Haring David sa mga mananampalataya na nagtitiwala sa Diyos, na magtiwala lang tayo sa Diyos at gumawa ng mabuti para sa kanyang kaluhalhatian. Kapansin-pansin po na kung gaano kabilis tayo makadistract from simple trusting God and doing good, ang pagtingin sa kasaganahan ng masama ay isang way we are distracted or we are often distracted. Sabi rin, dwell in the land and feed in His faithfulness. Pinangunahan ni Haring David ang mga anak ng Diyos na isang tabi ang kanilang pag-aalala at inggit at maging masaya na lamang sila sa mga blessings na natatanggap nila galing sa ating Panginoon. Sabi, He provided Israel a land to feel, Israel a land to enjoy, and His righteousness ay parang pagkain sa araw-araw. Sabi din po, delight yourself also in the Lord. Sinabi ni Haring David sa mga anak ng ating Panginoon na palitan ang pag-aalala at inggit ng kaligayahan sa Panginoon. At lahat ng pag-aalala natin, huwag natin isipin. Dahil kundi ang isipin natin ay ang mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kahit na sa malilit na bagay, ipagpasalamat natin yun. Hindi dapat natin isipin yung inggit, galit sa mga taong nakaranas ng kasaganahan dahil alam natin na pansamantala lamang yung kasaganahan na nararanasan nila. Si Haring David ay nagsulat, delight yourself also in the Lord. The word also is important, reminding us na ang mga totoong na may mga totoong kagalakan at kasiyahan sa buhay, sa labas ng buhay espiritu, the believers truly trust God at may kakayahang makahanap ng tunay na kaligayahan sa Panginoon. Ang tunay na nagtitiwala, naniniwala, ay totoong makahanap ng kaligayahan sa ating Panginoon. Sabi din po, and He shall give you the desire of your heart. Ang isang tunay na nalulugod sa Panginoon ay mahanap ang kanyang puso at mga hinahangad na magbago, na patuloy na umaayon sa kanyang buhay. Thus we see that finding delight in God is a key to a happy
satisfied life. Pagpatuloy po natin sa chapter 36, verse 5 to 6. Ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungang ganap ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Trust God to protect and promote you. Sabi po, commit your way to the Lord. Trust also in Him. Dito ipinaliwanag ni Haring David kung ano ang ibig sabihin ng galak. Oneself in the Lord. In the previous verse, it means to commit one's way to Him and truly trust in the Lord. At doon makakakita ka ng kapayapaan, protections, and satisfaction in a surrounded, a focus upon God. Sabi nito po, He shall bring it to pass. Kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon na walang halong kahit anong pangamba, umasa tayong hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit sa maliliit na bagay. Kung lubos, kahit sa maliliit na bagay ipinagkakatiwala natin sa Panginoon, tunay niya tayong iingatan, tunay niya tayong pahalagahan, at hindi niya tayo iiwan. Basta, totoo yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Pagpatuloy po natin sa 7 to 8, ganito po ang sinasabi. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging magtiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyong pagkagalit iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Find rest in the God deals with the wicked. Sabi, rest in the Lord and wait patiently for Him. Dahil nangako ang Panginoon sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, Kanyang iingatan at patuloy na pagpapalain. Hindi man agad na ibibigay ng ating Panginoon yung mga pinapanalangin natin, siguro alam ng Panginoon na hindi yun para sa atin. Iniingatan niya tayo sa mga gusto natin gawin. Di ba nga sabi, yung Diyos yung kagustuhan ng Diyos yung ating sundin. Siguro yung mga pinapanalangin natin, hindi yun para sa atin. Kaya huwag tayong matakot at mag-alala na kinalimutan tayo ng Diyos o nilalayuan. Sinabi po ni Haring David sa mga anak ng Diyos na talikuran ang galit, poot, pag-aalala, dahil alam ni Haring David na walang magandang may dudulot ito sa atin. Dito po sa verse 8 ay nag-reflect po siya sa akin. Nung nabasa ko po ito, napaisip ako na sa, biglang pumasok sa utak ko na, sabi ko, paano ko ipapaliwanag sa mga taong nakikinig sa akin na huwag magalit, huwag mapuot, iwasan ang pag-aalala. Kung sa sarili ko, sa puso ko, ay may galit. Kaya napaisip uli ako. Iniisip ko yung dapat kong sabihin. Siguro, ang pumasok lang sa utak ko, siguro, it takes time para magpatawad. Kahit yung galit na yon, sabihin na po natin may galit na nakatinim sa puso ko. Kaya iniisip ko paano ko siya ipapaliwanag sa mga taong
nakikinig sa akin, eh kung sa puso ko, sa isip ko, ay may galit ako. At alam ko sa sarili ko na may galit na nakatanim sa puso, isip ko. Pero ang pumasok naman sa utak ko na sagot ay it takes time para magpatawad, mawala yung galit. Siguro, example na lang po. Siguro sa maliliit na bagay, mabilis magpatawad. Mabilis magpatawad sa maliliit na bagay. Hindi ko po alam kung maliit na bagay lang po yung sa example ko. Kung sa magkarelasyon, sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, girlfriend, nakalimutan yung monthsary or anniversary. Siguro po mabilis lang magpatawad yung ganun, no? Pag nakalimutan yung ganun. Pero kung ibahin po natin yung usapan na hindi ko po alam kung tama yung term ko, yung pagkatao mo na yung ginawa ng kasalanan, mabilis mo po bang mapapatawad yun? Kaya iniisip ko na paano ko siya ipapaliwanag? Pero ang sagot ko lang naman po doon, siguro it takes time para magpatawad sa isang tao, no? Na hindi man ganun kabilis mo siyang mapatawad, pero huwag natin kalilimutang magpatawad. Ayun po. Siguro para po sa akin, hindi maiwasan ng tao ang magalit. Siguro wag lang po natin kapuutan yung isang tao na nakagawa sa atin ng kasalanan. Galit, ano lang po yun eh. Natural sa tao na magalit. Hindi maiwasan sa tao ang magalit. Pero yung kapuputan mo yung isang tao, yun po siguro yung masama. Comment lang po kayo kung tama po yung sinabi ko. Salamat po. Ipagpatuloy po natin sa verse 9 to 11. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain, at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Hindi magtatagal, sila'y mapaparam, kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Verse 11, tatamuhin ng mga mapagkumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana at sulupain iyon na napakasagana ang kapayapa ay matatanggap nila. Ang totoong verse 12. Ang tao'y masamay laban sa matuwid, napopuot siya ng ngiping nangangalit. Si Yahweh natatawa lang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. Taglay ng masama, pana at patalim, upang ang mahirap dusay patayin, at ang mabuti naman ay lipulin. Ngunit sa sariling tabak, mamamatay, pawang mawawasak, pana nilang taglay. 12 to 15, the triumph of the godly and the passing of the wicked. Sa awit ipinagkumpara ni Haring David ang kapalaran ng mabuti at masama. Excuse me po. Ngayon ay isinaalang-alang niya ang hindi maiwasang tunggalian ng mabuti at masama. Sa verse 13 po sinabi na natatawa lang ang ating Panginoon sa masama dahil alam ng Panginoon na bilang na ang kanilang araw. Akala natin walang ginagawa ang Panginoon sa masama. Hindi natin alam na pinagmamasdan ng Panginoon yung mga gawain nila. Hindi natin alam may plano ang Diyos sa kanila. Kaya sinabi, natatawa lang ang ating Panginoon sa mga taong masasama, kahit nakaranas sila ng kasaganaan, kasiyahan, kaligayahan, natatawa lang ang ating Panginoon dahil alam ng Panginoon na
may oras din siya, may oras ka, may ganyan. May plano ang Panginoon sa mga taong masama. Para po sa pagpapatuloy, 16 to 17. Higit na mabuti ang may kakaunti, ngunit matuwid at walang kinakanti. Kaysa kayamanan nitong masasama, pag masamahin mang lahat, ito'y baliwala. Lakas ng masama ay aalisin, ngunit ang matuwid ay kakalingain. God's blessing upon the humble righteous. Sapagkat ang anuman na mayroon ang masama ay hindi tatagal, ang maliit na mayroon ang matuwid na tao ay mas mabuti kaysa sa lahat ng pag-aari ng masama. A God-trusting righteous life is the best long-term investment strategy. Aanuhin mo ang maraming kayamanan na mayroon ka kung hindi mo naman kilala ang ating Panginoon. Aanuhin mo ang maraming pera, nagbibili mo lahat ng mga gusto mo, pero hindi mo kilala ang Panginoon. Hindi mo kinikilala ang ating Panginoon. Kaya mas okay na mayroon kang kaunti basta't kilala mo ang ating Panginoon. Alam mo na siya'y nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Siya'y nagbibigay ng kung ano ang meron ka. Siya'y nagbibigay ng pang-araw-araw mo. Siya'y nagbibigay ng mga pangangailangan mo. Kahit nakakaunti yung mayroon ka, basta kilala mo ang Panginoon at nasa katuwiran ka niya, mas okay na yun kesa marami kang kayamanan pero hindi mo naman kilala ang ating Panginoon. Ang gantimpala na makukuha ng matuwid sa Diyos ay ang kalinga nito. Kasama niya ang Diyos sa lahat ng kanyang laban sa buhay. Ngunit, ang masama ay iaangat niya ang kanyang sarili na mag-isa. Hindi natin kasama kung tayo man ay hindi matuwid, hindi natin kasama ang ating Panginoon sa laban mo sa buhay. Hindi mo kasama ang Panginoon sa kasaganaan man. Dahil ang matuwid, kahit sa maliit na bagay, kasama niya ang Panginoon. Kalinga natin ang Panginoon. Para naman po sa verse 18 to 20, iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupa'y minanay hindi babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di daranasin ang pagdarahop. Ngunit ang masamay pawang mamamatay, kalaban ni Yahweh, tiyak mapaparam, tulad ng bulaklak at mga halaman para silang usok na paiilan lang. The lasting good of the upright. Ang gantimpala ng masama ay pansamantala lamang, ngunit ang gantimpala ng mabuti ay pang walang hanggan. Lagi pong sinasabi sa awit ay lahat ng gantimpala o nararanasan ng masama ay pansamantala lamang. Lagi po natin tandaan na lahat, kung gumagawa tayo ng masama, nakakaranas man tayo ng kasaganaan, pansamantala lamang po yan. Ngunit kung ikaw ay matuwid at lumalakad sa katwiran ng ating Panginoon, panghabang buhay po yung pagpapala na matatanggap natin sa ating Panginoon. Sabi, in the days of men, they shall be satisfied. God even find a way to provide for His own when others have nothing. Sabi din,
into smoke, they shall vanish away. The success, fame, and prosperity ng masama ay temporary lamang po. Parang usok, it never has any real substance, and kalaunan ay mawawala na lahat. Kahit nakakaranas ka ng kasikatan sa mga taong nakakilala sa'yo, pansamantala lamang po yun. Na parang usok na, halimbawa, lagi na example yung sa pag ikaw ay nagsaing, pag binuksan mo yung takip, may lalabas na usok. Pero mabilis mawala. Parang ganun lang din po yung nararanasan ng masasama. Pagpatuloy po natin sa chapter 37, 21 to 22. Anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Lahat ng mga taong pinagpala ni Yahweh, lupang masagana kanilang bahagi. Ngunit ang sinuman sa kanyang sumpain sa lupaing iyon ay palalayasin. Blessing and cursing. Sabi, the wicked borrows and does not repay, but the righteous shows mercy and gives. Alam po ni Haring David ang pagkakaiba sa pagitan ng masama at ng matuwid. Ay hindi lang matatagpuan sa pinaniniwalaan o pinagkakatiwalaan. Madalas din pong nakikita sa pag-uugali. Ang masama ay nangihiram, nangunguha, at hindi nanghihiram ng hindi nagbabayad. Dito po pwedeng financial, pwedeng gamit, kung anong mang gamit 'yan. Ang masama ay siguro para po sa akin. Pwede manghiram kasi bilang tao, part na 'yan ng pagiging tao eh, yung manghihiram ka ng gamit, pera, siguro po common na 'yan sa ating mga tao na nanghihiram tayo. Siguro po sa financial, hindi po maiiwasan na makapanghiram ng pera. Pero ang nagiging masama lang po 'yun kung manghihiram ka pero hindi mo babayaran, tatakbuhan, tataguan. Doon po siguro nagiging masama yung panghihiram na hindi nagbabayad. Yung tatakbuhan mo na yung responsibility mo na bayaran yung isang tao dahil may pinangako ka na babayaran mo siya. Tapos sa due date na yon ay hindi mo siya nabayaran tapos tinakbuhan mo siya. Siguro doon po nagiging masama yon. Ang matuwid ay nagbibigay puno ng awa. Siguro po yung sa matutuwid, kapag nakakatanggap sila ng blessings, na alam naman natin na blessings ay galing sa ating Panginoon, kung alam natin na kung kaya natin ibahagi sa iba na alam naman natin ay walang kakayahan, alam po natin sa sarili natin, at alam ng ating Panginoon na tayo ay matuwid. Siguro kaya tayo binigyan ng Panginoon ng pagpapala, blessing na yun, dahil alam ng ating Panginoon na kaya natin ibahagi sa iba na walang kakayahang pang financial, pagkain man sa araw-araw. Siguro yung mga matuwid na nakakatanggap ng pagpapala,
Dahil yun ay alam ng Panginoon na kaya nating ibahagi sa iba. Kaya tayo nakakatanggap ng pagpapala. Sabi din po, those blessed by Him shall inherit the earth. The promise of earth inheritance ay inuulit ng 3 beses. Ito ay pagpapala para sa matutuwid, samantala ang masama find himself cursed by the Lord and cut off. Sa verse 23 to 24, ganito po ang sinasabi. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas, sa gawain niya ang Diyos nagagala. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya tutulong. God, guidance and support for the good man. The step of a good man ordered by the Lord, sabi. Ang gantimpala para sa matuwid ay hindi lamang sa darating na panahon. Ginagabayan ng Diyos ang mahakbang ng isang mabuting tao habang hinahanap niya ang Panginoon. He find his life proves the good and acceptable and perfect will of God. Basahin po natin sa Roma 12 verse 12. Maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at palaging manalangin. Magtiyaga tayo kung ano ang meron tayo. Kung ano ang meron tayo ngayon, at huwag natin kalimutan, laging manalangin. Hindi mawawala ang pagsubok sa ating mga Kristiyano, kaya't sinabi magtiyaga at manalangin. Magtiyaga tayo kung ano meron sa atin ngayon. Huwag nating isipin yung nararanasan na kasaganahan ng ibang tao. Ang isipin natin yung natatanggap nating pagpapala sa ating Panginoon. Kahit sa maliit na bagay, basta matuwid yung ginagawa mo. Alam ng ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan doon. Hindi niya tayo pababayaan kahit sa maliit na bagay. At samahan lagi natin ng panalangin. Sabi nito, and he delight in his way. Ang isa pang kasalukuyang benepisyo ng para sa mga matutuwid ay ang kaalamang kinalulugdan siya ng Diyos. Ang sarap po siguro sa piling na kinalulugdan ng Diyos yung matutuwid. Kung alam po natin sa sarili natin na tayo ay matuwid, kinalulugdan po tayo ng ating Panginoon. Kinalulugdan ka ng ating Panginoon. Lalo na sa mga naniniwala sa Kanya, kinalulugdan siya ng ating Panginoon. Kinalulugdan tayo ng ating Panginoon. Lalo na, kaya ako sa Panginoon, under the new covenant, who knows and experience a standing in grace, having been justified by faith. Basahin din po natin sa Roma 5 verse 1 to 2. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sa verse 24, pinaliwanag po ni Haring David sa mga taong matutuwid na nagtitiwala sa Diyos na kahit anong pagdaanan na pagsubok, kasama nila ang Diyos. Si Yahweh ang kakampi natin. Sa lahat basta tayo nagtitiwala sa kanya kakayahan.
Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung lagi tayong nagtitiwala sa Kanya. Kakampi natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Ulitin ko lang po na sa, tatlo, sa chapter 37 po na hinati ko siya sa tatlo. A, counsel for the afflicted people of God. 1, chapter 37, verse 1 to 11. And ang B ay chapter 37, verse 12 to 24. Ayun po. 12 to 15 po ang pamagat niya ay 12 to 24 ang pamagat niya ay the triumph of the godly and the passing of the wicked. Ayun po, dadako naman po tayo sa letter C. Wisdom from a man after God's heart. Basahin po natin sa chapter 37 verse 25 to 26. Mula pagkabata't ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalaylaan ng kanilang mga anak. A testimony of God's blessing and care for the righteous. David gave a testimony from his own experience na hindi pinababayaan ng Diyos ang mga taong naniniwala sa Kanya at lumalakad sa Kanyang katwiran. Hindi siya pinabayaan ng Diyos at gusto ni Haring David na maniwala ang mga bata o matuto sa kanyang karunungan o kanyang experience. Sabi din po, He is ever merciful and lends. Sa mga oras ng kakulangan, ang matuwid ay hindi lamang tumatanggap sa biyaya ng Panginoon, kundi may isang mapagbigay, maunawain na puso, may kasabihan nga po na mas okay nang magbigay kesa tumanggap. Pero, kasabihan po yun ng mga taong matutuwid siguro. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, siguro ang kasabihan para sa'yo ay mas okay nang magbigay kesa tumanggap. Kung ikaw naman ay gumagawa ng masama, siguro feeling mo ang kasabihan para feeling mo iisipin mo na mas okay magtumanggap kaysa magbigay. Di ba, siguro sa mga taong walang kakayahan na magbigay, syempre tatanggap po sila siguro no. Sa mga taong walang kakayahan magbigay, sila ay tumatanggap. Pero kung lagi na lang ikaw tanggap na wala kang binibigay na wala kang ginagawa para may balik yun sa taong nagbibigay sa iyo. Ano ba yung tingin natin na kinalulugdan ba tayo ng ating Panginoon na wala tayong binabalik na sa taong nagbibigay sa atin? Ito, halimbawa na lang na ang Panginoon yung nagbibigay sa atin ng blessings, nagbibigay sa atin ng pang-araw-araw natin. Kung hindi natin siya sasambahin, hindi natin siya aawitan, hindi natin siya inaalala,
hindi natin kaya alalahan yung laging nandiyan para sa atin. Siguro po magtatampo yung Panginoon sa atin, bilang sa ating tao na may tampo rin kapag ganun. Kung ikaw ay matuwid at maunawain na puso, kung ikaw ay may matuwid at maunawain na puso, alam mo sa iyong sarili na kaya kong magbigay dahil iyon ay biyaya ng Diyos. Sabi nga, share your blessing. Kung ikaw ay may natatanggap na pagpapala, share natin yung blessings na natatanggap natin. Pagpatuloy po natin sa verse 27 to 29. Ganito po ang sinasabi. Masamay itakwil, mabuti ang gawin, upang manahan kang lagi sa lupain. Ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Ang mga matuwid, ligtas na titira at di naaalis sa lupang pamana. The promise reward for the obedience. Sabi, depart from evil and do good. Ito ay sinabi sa mga taong matuwid sa sobrang daming problema, hindi may iwasan matukso. Hindi part din ng pagiging tao ang matukso. Pero dapat hindi natin 'yon tinatangkil na lagi tayong matukso. Kasi sa maliliit na bagay, kung tayo ay matutukso sa maliliit na bagay, pag nakasanayan natin 'yon, lalaki at lalaki 'yon na lalayo na tayo sa ating Panginoon. Makasanayan man natin na tayo ay matukso, mapapalayo tayo sa ating Panginoon. May mga Kristiyano na natutukso pa rin sa kasalanan. Ngunit, sinabi nga sa verse 27, itakwil ang masama at gawin ang mabuti upang hindi tayo malayo sa ating Panginoon. Sa 28 po, sabi, sa lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman. Gawin lang po natin ang tama dahil mahal tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Basta gawin natin yung nararapat sa paningin ng ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo paalisin, hindi niya tayo tatakwil. Sa 29 naman po, sabi, ang matuwid, ligtas na titira at di naaalis sa lupang pamana. The righteous, sabi, the righteous shall inherit the land and dwell in it forever. David described the blessing appointed to the righteous in the coming age. They would find a secure place and inheritance in the world to come. Manatili lamang tayong matuwid sa piling ng Panginoon at hindi na tayo itatakwil at mananatili tayong naninirahan sa lupang pamana ng Diyos. Sa 30 to 31, ganito po ang sinasabi, sa bibig ng matuwid namumutawi karunungan at sa tabi nila'y pawang katarungan. Ang utos ng Diyos ang laman ng puso,
Sa utos na ito ay hindi lumalayo. The character Sorry po. Sabi sa The Character of God, Righteous One. The mouth of the righteous speak wisdom. Muling bumaling po si Haring David sa pag-uugali ng mga matutuwid na anak ng Diyos na kilala sa kanilang pagiging matalino at makatarungang mga salita. The law of his God in his heart. Sabi po, the righteous man or woman is also noted by his possession of that love for the word of God. Sa paraang tunay na matutupad ng bagong tipan, nasa kanya ang salita ng Diyos. Basahin po natin sa Jeremias 31:33. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Dahil sa kaalamang ito at pag-asa sa salita ng Diyos, wala sa kanyang mga hakbang ang makakadulas o makakatalisod. May nabasa nga po ako, sabi, mayroon siyang Biblia sa kanyang ulo at isa sa kanyang puso. Kung lagi nating dala-dala yung mga salita ng ating Panginoon, siguro hindi tayo mawawala sa Kanya. Hindi tayo lalayo sa Kanya. Dahil sa puso't isipan natin, nandun yung salita ng ating Panginoon. Para po sa pagpapatuloy sa 32-33, ganito po ang sinasabi. Ang taong masamay laging nag-aabang sa taong matuwid ng ito'y mapatay. Ngunit, hindi naman siya hahayaang mahulog sa kamay ng mga kaaway, di rin magdurusa kahit paratangan. The character and the response of the wicked. Hindi inisip ni Haring David na nangangahulog ang madali ang buhay. Ang isang panganib na patuloy na kinaharap ay mula sa masama na kinamumuhian ang matuwid ng walang dahilan. Siguro po sa ating mga Kristiyano, siguro maraming hindi maiwasan sa atin yung maraming magalit dahil sa matuwid yung ginagawa mo, dahil sa tama yung ginagawa mo. Hindi maiwasan ang masama na magalit sa atin. Kaya siguro nasa kaaway natin or nasa masasama yung panganib sa atin. Yung nandun yung pagiging, yung tukso, nandun yung matutukso ka sa matutukso ka ng barkada, matutukso ka ng kung sino man. Hindi, siguro ano, nasa kanila yung panganib ng mga matutuwid na tao. Sabi din po, the Lord will not leave him in his hand. God will protect him, particularly in the ultimate judgment. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon hanggang sa huli. Basta hindi mawawala sa atin yung pagtitiwala. Hindi mawawala sa atin yung
pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kasama natin ang ating Panginoon hanggang sa huli, hanggang sa ultimate judgment ng ating buhay. Hindi mawawala yung ating Panginoon. Sa 34 to 36, ganito po ang sinasabi. Manalig ka kay Yahweh, utos niya ay sundin. Ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin. At ang mga takwil may kitang palalayasin. Ako'y may nakitang taong abusado, itaas ang sarili ang kanyang gusto. Kahoy sa Lebanon ang tulad nito. Lumipas ang araw, ang aking napuna, nang ako'y magdaan. Ang tao'y wala na, hinahanap-hanap ko'y di ko na makita. The exhortation of trust based on testimony. For the fifth time, dito sa awit, David promised the people of God that they would inherit the land. Sabi, manalig ka kay Yahweh, wait in obedience as a servant sa pag-asa bilang tagapagmana sa pag-asa bilang mananampalataya. Sa 37 to 38, ang tao'y matuwid ay inyong pagmasdan, mapayapang taong patuloy ang angkan. Ngunit wawasaking lubos ang masama, lahing lilipulin sa balat ng lupa. An invitation to gain the same testimony. Ang matuwid na mananampalataya sa mundong ito ay makakakuha ng kaunting pansin. The culture is more interested in the godless and the wicked. Ngunit pinangunahan ni Haring David ang mga mananampalataya na pansinin ang walang kapintasan at matuwid sa mundong ito dahil ang hinahanap ng taong iyon ay kapayapaan. Sabi sa 38, ngunit wawasakin lubos ang masama dahil lilipulin sa balat ng lupa. Ang hinahanap-hanap o ang future of the wicked shall be cut off. Sabi po, the future of the wicked shall be cut off. For the sixth and final time dito sa awit, pinaalala ni Haring David na that the future of the wicked is no future to be desired. Para po sa last verse, 39 to 40. Ganito po ang sinasabi, ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid, iingatan sila kapag naliligalig. Sasaklolohan sila't kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Sabi po, the reliable help and deliverance of the Lord. Ito ay isang kapakipakinabang na pag-iisip sa pagtatapos po sa awit na ito. Sa pagpuri at pag-encourage sa mga taong matuwid, it is possible that one might think those one are saved by their own righteousness. David reminds us that their salvation is from the Lord, and that He is their strength in the time of trouble. Binabalik po ni Haring David ang kaisipan sa paniniwala ng matuwid sa Diyos. Ang kanilang lugar sa Kanya ay nasiguro sa kanilang pagtitiwala sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil siguro sa pagtitiwala at pag-ibig nila sa Panginoon, nahanap nila ang ligtas na lugar, yun ay ang sa piling ng ating Panginoon.
Muli po isang mapagpalang hapon po sa bawat isa at salamat po sa pakikinig sa hapon na ito. Bago po tayo magtapos, hinihiling ko po na tayo yumukot manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat po Panginoon sa maghapon na ito Panginoon na inyo po kaming iningatan, ginabayan Panginoon sa buong araw na ito Panginoon. Salamat Panginoon sa natapos namin na gawain sa hapon na ito. Kami nga po inyong pagpalain Panginoon sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat Panginoon dahil sa paggabay ninyo sa pag-aaral namin sa hapon na ito Panginoon. Patuloy niyo nga po kaming gabayan Panginoon sa mga susunod pang pag-aaral na aming gagawin Panginoon. Patawarin niyo nga rin po kami Panginoon sa nagagawa namin pagkukulang at pagkakasala sa inyo Panginoon. Hinihiling po namin Panginoon na ingatan niyo po kami Panginoon sa mga tukso na darating sa aming buhay Panginoon. Sana hindi kami mawalay sa inyong lakarin Panginoon. Tulungan niyo po Panginoon na patuloy kaming manahan sa iyong kaisipan Panginoon. Patawarin niyo nga po Panginoon ang inyong mga anak na nagkakasala Panginoon. Alam po namin Panginoon na may pagkakataon na hirap kami magpatawad Panginoon. Ngunit lagi po namin pinagdarasal sa inyo Panginoon na hindi man agad kami makapagpatawad Panginoon. Ngunit isa sa isip po namin na Panginoon na hindi dapat po namin tangkilikin ang galit na nasa aming puso't isipan Panginoon. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo, Panginoon. Ito po ang aking sinasamo at dinadalangin sa matamis sa pahala ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli sa inyo.